Good day guys, welcome back ulit sa ating channel. Panibagong araw, yes, panibagong video na naman share ko sa inyo. Patuloy sa video guys, on the way 100 ay magkakabit tayo ng power up lines. Kasi mayroon na si Busing, dalawang lead sa headlight. At the same time is magkakabit kami ng mini driving light at bush horn. Nagkaroon ng pag-short sa supply ng kanyang kurente na daluyan papuntang headlight up. So possible magkaroon siya ng pagkurap-kurap sa kanyang headlight. So ang gawin natin guys ay mag-install tayo ng power up lines. Sa power up lines, ang materials natin gagamitin ay bush relay. So lagi kong iniulit na bush relay talaga ang pinaka magandang gamitin na relay, whereas dito sa ating transparent. So kapag mini driving light, pwede itong transparent na relay. Pero kapag bush relay, may lifetime, may durability, at the same time is mataas ang lifespan niya. Kaya ito ang sinasuggest ko lagi. At ang magandang socket na pwede ilagay sa kanya ay tinatawag nating porcelain socket. So yan. So para masimulan natin trabaho guys, ay baklasin natin ang kanyang kaha. Para masimulan natin din at napadilat ang trabaho, ay kailangan magikin na natin ang kanyang cover. So ito na guys, nakagawa na ako ng mga linya kung saan natin kakabit yung relay. Yan. So busili ang gamitin natin. At yung socket ay original din yan guys, para di ba sa basta magkaroon ng loose connection. Yan. Sa relay, ipipress lang natin yung may limang connection niya. Yung 30, 85, 86 at dalawang 87 kung saan nakonect. So yan guys, no? So yung mga linya na yan, yan po ang i-connect natin sa ating motor. So ang ginamit din natin ang relay, yan. Kung naka ano kayo dyan sa kulay, nakapamilyar, yan, sa sarili natin. So yun. So sa ating socket guys, is meron tayong itim, yellow, pula, blue, at saka puti. So gumawa na rin ako ng mga linya dyan sa ating motorsiklo, para doon ko na explain kung saan nakakabit ang ating power up line. So sa 30 is gumawa ako ng fuse box. Yan. So kailangan meron siyang sariling fuse box guys ang ating power up lines pala, in case magkaroon siya ng problema o grounded sa ating electrical wire harness. So sa fuse natin guys, depende ninyo kung gusto nyo 20 or 15 amps or 10 amps. Pero yan sa video is 15 amps lang yan. So yan. So much better is direct talaga sa ating terminal. So gumawa na rin ako ng ground, yung kulay pula sa nakabali ground na yan. Yan guys. Tapos may naglagay din ako ng isang linya papunta sa ating mini driving light, at isang linya na kulay yan, yung black yellow. So positive output accessory sa ating mini driving light. Yan ang mga yellow na hinawa ko guys, yan po ang supply papuntang headlight natin, yung naka-series supply sa ating T-light dashboard. So yan. Yan guys, no? Tapos ang yun ang mga linya isa, yan. Yan po ang positive na 30 din papuntang bush horn natin at saka mini driving light. So connect, lalagyan din natin yung fuse mamaya. So unahin natin yung power up lines na linya. Napakadali lang gawin. So tulad ng sinasabi ko, at i-connect niyo sa ating relay. Yan. So mamaya-maya isihin lang natin isa-isa, at doon ko na explain ang bawat number kung saan na-connect at kung saan siya itatap. Yan. So sa blue, okay. Yan po ay i-connect natin sa inang natin sa number 30 direct sa ating battery. So yan guys, so much better lagyan talaga ng sync cable hose para hindi basta-basta gagalaw at bubuka pagkatapos nyo ihinang. At much better guys is nakahinang ating bawat linya, kasi matagal ang pagkaroon ng corrosion or loose connection sa ating mga linya. So yan, nakasingkabit na yan. So next step is yung puti. Yung puti yan guys is i-connect natin yan sa output accessory ng ating motor. So kapag ang motor ay Honda, siyempre black ang kulay na wire na kukunin nyo sa susi. Output na susi. Yan. Kapag Honda naman, Yamaha naman is brown. Kapag Kawasaki ay light brown, at kung Yamaha, Suzuki naman ay kulay orange. Kung China motor ay magkapareha lang sa Honda, black ang kulay ng output accessory. Amazing! So, medyo mahangin guys. Sunugin lang natin yung sync cable hose para kapit na kapit talaga sa ating pinagdugtungan na linya.
So next step is yung kulay itim. So yung kulay itim guys is na-connect yan direct sa body ground ng ating motor. Mas better kasi is naka-body ground siya at gumawa tayo ng kasariling ground niya. Huwag tayong mag-connect sa harness ng ating ground ng ating harness para hindi siya mas-stress at may sariling ground connection. So yung dalawa, yung yellow at saka kulay pula, yan po ang dalawang 87 natin na i-connect natin sa ating linya papuntang switch ng ating headlight. Tapos isa namang kulay na 87, kulay red na supply ng input accessory natin para sa ating tri-switch sa ating mini driving light. So yun guys, na-on lang natin at i-check lang natin yung dalawang linya. So kulay yellow, pag automatic naka-on lang ating susi, automatic meron ding supply na lumalabas sa ating relay. Tulad yan guys, oh. Yan, di ba? Success. Ihinang na natin siya isa-isa para ma-check na natin guys kung nagkaroon na ba ng supply papasok sa ating headlight at saka supply preparation para sa ating mini driving light guys, syempre yung kulay red. Much better kasi talaga na meron tayong panghinang kasi naka-experience ko na rin na hindi nahinang, nagkaroon ng loss connection, kakaroon tayo ng back jab kapag in-splice lang natin. So syempre yung cable hose para hindi basta-basta bubuka. Check na natin kung meron na ba siyang supply na papunta sa ating headlight. Kasi nga itong linyang ito, ito yung nagsusupply sa ating headlight, saka taillight, at saka dashboard. So tulad nito guys, okay. Ay ilaw na ating headlight kapag naka-on ating switch. Tulad nito. Yun. So naka-open yung susi. So yun. So yun. Automatic na umilaw ang ating headlight. Naka-battery operated na yan. Wow! Yun. Yun. Ang next step guys ay itong linya ng isang relay natin, yung 87. Itatap natin siya sa ating mini driving light. So ito yung supply ng ating mini driving light. Depende na sa inyo kung lagyan nyo ng supply yung mini driving light kasi yung mini driving light natin guys is lagyan din natin siya ng dalawang relay. Pero much better, okay, yung supply na nagagaling sa input ng ating mini driving light ay nagagaling sa ating power up lines. So, depende na sa inyo guys, pwede nyo nang lagyan or pwede rin hindi. Nasa sa inyo yan. Pero sa akin is, nilalagyan ko siya ng supply ng galing sa power up lines. So, tulad nito. So, lagyan mo natin ng lead. Yun. So, para makita na natin mamaya kung meron na ba tayong supply papunta sa ating mini driving light, guys. Okay. Voice over tayo kayo na kasi maingay naman ang ating paligid. So, nawala ng ingay, guys. Kaya, back to original na tayo. Lagyan natin ng lead. Ayoko makapit, eh. Yun. So yun. Ayan. Pahirapan pa tayo. So lagyan natin ng sinkable hose. Malaki. Malaki yata yung pag-solda natin. Ito na lang. So check natin yung supply para sa ating mini driving light guys. Para sa ating tri-switch. Ito yun. So ito yun. So dapat meron na rin sa isang supply. Yun o. Oh. Amazing! So, naka-open ating power up lines, nawala din yun. Yan, diba? Pag naka-open ating power up lines, automatic, may supply na para sa ating tri-switch. Itong switch natin, guys. Na, kakabit natin sa mini-driving light na yung busing. So, ito yun. Ito natin yan, ilalagay sa input niya, yung kulay blue. So, tapos na ating power up lines, guys. Sana sa video ito ay nagkakaroon kayo ng idea kung anong dapat niyong gawin at kung saan i-connect yung mga linya kung nagpaplano kayong mag-connect ng magkabit ng power up lines. Yan, no? So yun guys, no, na-explain ko na sa inyo kung saan i-kabit itong linyang ito. Kung may katanong kayo, mag-iwan lang kayo ng comment sa baba kahit hindi related sa mga video na ginagawa natin. Kung ikaw ay bago pa sa ating Facebook page at saka YouTube channel, paki-subscribe at paki-follow na rin. Maraming salamat. So, maya-maya guys, ipakita ko sa inyo ang final na trabaho natin
sa ating power upline, siyempre pag mabalot na natin yung buong cover ng kanyang motor. So para malinis tingnan yung harness guys, papasok sa kanyang dulo ay nilagyan ko siya ng hose na conduit. Yan. Depende na sa inyo kung ano ilagay. Pwede nyo siyang balutin ng electrical tape as long as malinis siyang tingnan tulad na ito. So meron ako available na hose kaya binalot ko siya ng hose. So pagkatapos na ito guys at makukumpleto natin trabaho, yon final na video ng ating pakita sa inyo. Horn, saka yung headlight natin at saka mini driving light. So a few minutes later. So ito na guys, tapos na ating trabaho. Siyempre pasilip ko man sa inyo ang mga linya kung saan natin tinatago, no? Sa nilagay sa nilagyan ng CDI kasi inilipat ng owner ang CDI niya sa kanyang U-box. Yan guys, no? Sa U-box ang kanyang CDI. At ang fuse, so tatlo yung fuse guys. Isang fuse sa kanyang main fuse, isang fuse sa ating power up lines. Yan. Okay. Tapos isang fuse para sa ating mini driving light at saka sa ating PIA horn. Oh, sa ating mini driving light. Tapos yung fuse ng isa is nakatago na dyan sa ating boss horn, sa ating base horn guys. So meron na kasi really yan nung naunang nag-install. So ito na yung mga linya guys. Yan. Nilagyan ko ng hose sa punta dyan. So ito na yung wire ng ating busina sa naka-ground yan. So ito yung ground ng ating power up lines. So ito naman yung mini driving light natin guys. Siyempre para makatapos natin trabaho ay ang final natin na finished product natin. So natin yung susi. So yan, busina muna natin. Yun. Tapos mini driving light. So ang position ng ating mini driving light guys, pwede natin ilagay dito. Yan dito. Dito natin siya ilagay. Then, depende sa inyo kung saan kayo comfortable. So, ang gusto ni owner guys, ay dito lang siya. So, ito na yung position niya. Tapos, yung relay niya, dito ako sa tinago guys. Ito. Yan. Yung dalawang relay ng ating mini driving light. Yan. So, yung relay naman sa busina is nandiyan nakatago sa ilalim. Depende sa inyo guys, basta importante is safe na siya at iwas sa grounded. So, ito yung harness niya. Ito harness ng ating mini driving light. So, una natin yung ilaw ni busing. So, una natin guys. So, ilaw ni busing ay dalawang lead. Yan, naka-lead siya guys. Ilaw natin, o natin. Yun, umilaw na siya. Tapos, mini driving light natin. Yan, isa din. So, yan, naka-ilaw na. Tapos, low. High pala yun. High. Yun, pagsinal na dalawang high niya. Tapos, busina natin guys. Yun. Isa pala siya. Pandarin mo, boss. Try muna natin sa i-push start. Pop na natin. Yan. Yan. Busina. Tapos ilaw. Yan. Busina. Yan. Tapos driving light. Yan. So yan guys, no? Yan. Kailan guys, no? Kung plano kayong mag- install ng mga lights, so dapat individual yung fuse sa mga linya niya para masarili silang safety at iwas na rin sa mga ano pang mga grounded. Maraming salamat sa walang sawang suporta at panood. Sana sabi niyo ito, nagkaroon kayo ng idea kung ano dapat niyo gawin sa mga motorcycle. So, see you sa aking next video. Ride safe. God bless.